saksi sa yaman at sa limuot ng kasaysayan ang daang bakal ng Pilipinas. Pero nakita rin natin itong maluma at masira sa pagdaan ng panahon. Kung sa ibang bansa, venue ito ng meet cute o backdrop ng dramatic train journeys. Sa Pilipinas, maswerte ka na kung hindi ka mapupukol ng bato habang sakay dito. May binato na namang tren ng PNR. Ano nga ba ang history ng PNR at ng railway system sa Pilipinas? Meron pa bang pag-asa ang network ng tren sa Pilipinas? Baka naman. Here's what you need to know. Rewind muna tayo. Bago pa tawaging Philippine National Railways o Pambansang Daang Bakal ng Pilipinas, tumatakbo na ang mga tren sa bansa mula pa noong panahon ng mga Kastila. 1892, unang binuksan ang Manila-Dagupan Ferrocarril Line na noon ay pagmamay-ari ng Manila Railroad Company. Ang riles ng linyang ito, ang kauna-unahang bakal na nailatag sa bansa. For us to appreciate na yung impact ng railroad is, kailangan tandaan natin na nung panahon na yon, the state of transportation dito sa Pilipinas ay napakasama talaga. Noong 19th century, halos sa ang hirap bumiyahe. Pangalawa, wala pang masyadong mga kotse, automobile, bus, truck, wala pa yun eh. Pagdating ng railroad, ang laki ng impact. Sa Tutuban Central Terminal ng Old Manila, nagmumula at tumitigil ang daloy ng tren palabas at papasok ng Maynila. Ang unang ginawa ng mga engineers ng Manila Railroad is actually to connect them together by draining some of the swamps, building several bridges. Ang unang-unang achievement nila was connecting Bulacan. Practically, they consolidated Bulacan all the way to Manila. And then when they cross Bulacan to Pampanga, which is the biggest river delta natin, the Candaba Swamp, nung dire-diretso na sila all the way to Dagupan. Nang makumpleto ang Manila-Dagupan Line, umabot ang total na haba nito sa 195.4 kilometers. Ekonomiya ang kauna-unahang napaangat sa pagkakaroon ng mga riles. Sa katunayan, mas madalas pang araw na sakay ng mga tren noon ang mga cargo imbis ng mga pasahero. Between Dagupan and Manila, maraming towns and cities na na-consolidate na before wala namang economic activity. Because of the railway, I actually created one of the first industries in the Philippines. And that was the sugar industry. Napabilis ang paggalaw ng mga tao at ang mga gamit. So, trade, kalakal, mga negosyo, lalo na sa agrikultura. Talagang dyan sumipa yung ating ekonomiya. Naging nationalized service ang Manila Railroad Company taong 1917. September 13, 1931, naging operational na ang pinakaunang linya ng tren papuntang Bicol. Sa Commonwealth Government sa ilalim ng mga Amerikano, napalawak ang railway network na nooy umabot na sa 1,140 route kilometers. At noong May 1938, ginanap ang inauguration ng Unified Railroad System na abot ng La Union sa North at Legazpi Albay sa South, pati sa kalakhang Maynila na mamayagpag ang mga tren. 1938, we have the longest railway system before the war. And we were operating a lot of tramways. We have more urban rail in 1938 than we have in 2016. That was a peak of our we were the Paris of Asia. Pero ano nga ba ang nangyari sa backbone ng transportasyon sa Luzon? Ang mga riles na noon ay siyang nagsilbing daluyan ng pag-unlad, halos naglaho ng lahat. Ang iilang bakas nitong naiwan, tila nagpapaalala na lubos itong napabayaan.